Hello again, guys. Before we start, don't forget to like this video and subscribe to my channel. For today, share ko lang sa inyo yung experience namin sa Torres Farm and Resort na matatagpuan sa Naic, Cavite. Pero dahil nga nung January pa namin ito napuntahan, so more on pictures na lang yung may papakita ko sa inyo. Pero sana maging helpful pa rin ito sa inyo na makukuha ng information about sa resort. Ito nga pala is na-feature na sa iba't ibang mga program. Like yung unang hirit, umagang kay ganda. Yan. Ito yung sikat ngayon na sinasabing parang naikot mo na ang buong mundo nang hindi gumagamit ng passport, hindi mo kailangang sumakay ng eroplano, at magagawa mo itong lahat sa loob lang ng isang araw. Okay, tara, samahan niyo ako. Ayan yung kanilang map, and pagpasok nyo pa lang ng resort, ayan, nakadisplay na ang kanilang napakalaking map. Ito naman ang kanilang information na tinatawag nilang airport. Here are the room rates and entrance fee for kids and adults. Ito na yung list kung ano yung pwede nyong makita sa loob ng resort. So, bago kami mag-start mag-tour, syempre, binisita muna namin yung aming room. And then, after that, ang kauna-unahan naming pinuntahan is yung kanilang garden cafe. Kasi, pagdating namin doon, hindi pa kumakain ng lunch kami. So, doon na kami nag-lunch sa garden cafe. Yan yung aming room with free breakfast. And libre na din yung dalawa kong kids kasi 5 and 8 years old pa lang sila. After namin sa Garden Cafe, first destination namin ay ang Hong Kong Disneyland. Yan po yung loob ng castle. For your information po, meron po silang 3 packages. If gusto nyo pong magkaroon ng picture souvenir from Torres Farm and Resort. Ito po yung mga samples. Alam nyo, isa pang nakakatuwa dun sa Torres Farm and Resort, hindi lang isa yung pool nila. So, marami kang pwedeng pagpilian and pwede kang magpalipat-lipat ng pool. Pero alam nyo, ang pinakagusto ko talaga dun is yung pool sa may Aladdin's Castle.
Kung mapapansin nyo po, may design sa labas ng Santorini kasi pwede din kayo ditong magpabook ng mga event. Yan, meron po silang mga sign kung saan nyo gustong pumunta. Yan, I think maganda rin magpa-prenup dito. Alam niyo guys, aside dun sa mga pool at saka dun sa mga magaganda nilang destination na very Instagrammable talaga, matutuwa din ang ating mga kids kasi meron silang playground. Aside dun sa makikita sa tapat ng kanilang hotel, pagpasok pa lang, meron na doon na parang nasa park ka. Na sila doon na mapaglilibangan, mapaglalaruan, and pwede din siya para sa mga team building. Yan po ay sa tabi ng hotel, mga celebrities po na naka-visit na sa Torres Farm and Resort. Yan po yung hotel namin and change outfit po muna and picture taking ulit. Yan, ito naman po ang itsura ng lugar kapag gabi. Mas maganda yung Eiffel Tower kapag gabi. Picture taking lang muna tayo and bukas na lang ang totoong swimming. So ayan, natapos na namin ang aming day tour and dahil dinner na at walang restaurant pa dito sa Torres Farm kasi nung punta namin parang ginagawa pa lang siya. So for sure siguro ngayon meron na. Pero pwede ka naman magpa-deliver or pwede ka ding lumabas. So kami ang ginawa namin, lumabas kami para at least makapasyal din kami sa labas. Dinner time and kulitan! Good morning! Play muna tayo ng billiards while waiting sa aming breakfast. Swimming time! Ito po ang kanilang proper swimwear attire. Sarap pong mag-swimming, ang lamig. Picture taking ulit bago ang final exit. Ayan, that's the end of our tour sa Torres Farm and Resort.
sana nag-enjoy kayo sa panonood. Sana nakatulong ito sa inyo to get some information bago kayo pumunta sa Torres Farm and Resort. So, ano pang iniintay nyo, guys? Isama nyo na siya sa list ng mga pwede nyong puntahan after ECQ. Kasi alam ko mag-e-enjoy ang buong family.